There's nothing worth more that could ever come close. No thing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen, tasted and of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Pagpapatuloy po natin ang ating gawain sa gabing ito, doon po sa
topic natin nung nakaraan. Ito yung pagdiscover ng mga gifts of the Spirit. Ano ho? At mangyari po, bago tayo magpatuloy, kayo mga naka-online ngayon ay mangyaring i-share niyo ito sa ibang page, sa ibang group, sa mga kaibigan ninyo para pakinabangan naman nila yung ating turo sa gabing ito. Sapagkat naniniwala po tayo na marami pa rin mga mananampalataya, mga Kristiyano, ang hindi nakakabatid sa kanilang mga kaloob na nasa kanila. Kasi kung alam nila gifts of the Spirit na nasa kanila, ay mas masigla ang kanilang paglingkod sa ating iglesia, sa ating pamayanan, sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito ay pagpapatuloy po natin ang ating pong nasimula noong nakaraang linggo. Nakaraan po ay pinag-aralan natin na ang unang-una, siyempre, yung ating definition ng gifts of the Spirit. Una, ito ay kaloob ng Panginoon. It's a grace of God. At ito ay pinagkaloob sa bawat isang mananampalataya. Kaya kung hindi ka pananampalataya, eh hindi mo alam na meron kang gift. Hindi posibleng wala ka pa nito. No? Ngunit, kapag ikaw ay mananampalataya na sa ating Panginoon, meron po kayong tinatawag na gifts of the Spirit. At itong gifts of the Spirit na ito ay dahilan sa pagmamahal at biyaya ng ating Panginoon. At, siyempre pa, gagamitin natin ito sa paglilingkod sa iglesia, sa pamayanan, at sa ating Panginoon. Yan. So, noong last time, ay pinag-aralan po natin yung ilang mga gifts of the Spirit. Yung about leadership, about administration, about teaching, about knowledge, wisdom, prophecy, discernment, exhortation. Ano? At ngayon naman ay ipagpapatuloy natin ito. Ang ating tatalakayan po sa gabing ito, hopefully matapos natin ang shepherding, faith, evangelism, apostleship, service or help, at ganyan din po ang mercy, giving, yan, and hospitality. Yan, yun po mga yan. Ano? Simulan natin sa, ano, sa shepherding, no? This is the gift of, ano, yung shepherding, kaloob ng, mas Tagalog yung shepherding, ano? Ito po ay para kang, ikaw ay yung pastor na nagpapastol sa mga sheep, ano? Kaya shepherding ang tawag doon, ano? The gift of shepherding is manifested in persons who look out for the spiritual welfare of others. Siyempre, yung mga miyembro niya. No? Although pastors like shepherds do care for members of the church, the gift is not limited to a pastor or staff members. No? Pwede po yung mga diakonisa, mga volunteer worker, mga laiko, no? Maari po kayong meron itong gift of shepherding na ito. At mahalaga po na malaman ninyo yung gift na ito para sa ganon ay mapastulan nyo, especially mga naliligaw ng landas. Kaya is very important po ito. Tingnan po ninyo kung meron po kayo na kaloob na ganito. Mamaya po bibigyan ko yung website kung saan automatic malalaman po ninyo kung ano po yung gift sa inyo. Pero mag-fill up mo kayo. Check lang po yun. Mag-fill up po kayo ng mga questions doon. Ano? At by the end of your, ika nga sabihin natin quiz, ano? Eh, makikita po ninyo yung mga gift ninyo. Ano? Automatic po yun at napakaganda. Scientific po nung ang gagawin po nung system na ito, ng website na ito. Mamaya po, pagkatapos ng ating pag-aaral, ano ho, pamayamayang kaunti, bibigay po natin website. Okay. So, yun po ang gift of shepherding. Ngayon naman po ay yung gift of faith. Pag sasabihin nyo, ay, pastor, nananampalataya naman kami. Okay po yan. At yan po yung pananampalatayang gusto ng Panginoon. Pananampalatayang nagliligtas sa ating mga sarili.
Faith trusts God to work beyond the human capabilities of the people. Believers with this gift encourage others to trust in God in the face of apparently unsurmountable odds. In other words, pagka matinding pagsubok, doon makikita kung mayroon kang gift of faith na ito. Ito po yung kinakailangan na pananampalataya, yung matatag na pananampalataya. Yan. At posibleng magligtas at tumulong, mag-inspire sa iba, no? Yung pananampalataya na yon. Kaya nga, pagka nag-witnessing ang mga ito, ay marami pong na-inspire at lumalapit sa ating Panginoon. Ganun din po ba kayo? Eh, sabihin po ninyo naman dito kung meron kayong ganito at sabihin yung amen. Ano ho? Another thing is gift of evangelism. God gives His church with evangelists to lead others to Christ effectively and enthusiastically. And this gift builds up the body by adding new members to its fellowship. May mga simbahan po na wala pong order of evangelist, pero meron silang evangelist, no? Pero it's not a title sa iba, no? Sa iba naman, ito ay title, parang pastor, bishop, ganun, evangelist, no? Sa Methodist Church ay wala pong title na evangelist, no? Pero meron pong mga evangelist. It's the gift, no? Minsan, yung pastor ay may gift of evangelism. Okay, pero hindi siya tinatawag na evangelist. Minsan sa ordination niya o sa title niya na, let's say, district superintendent or maaring bishop o pastor. Ano? Kaya, ito po ay hindi naman title lang, kundi ito po ay gift. Ano? Kung meron po kayong gift na ito, gamitin nyo sa pagpapalawak ng salita ng ating Panginoon. Ano? Pagliligtas ng maraming tao. Amen po ba? Nasubukan niyo na ba ito? By the way, meron pong gift at merong role. No? Maaring wala po kayong gift of evangelism, sasabihin niyo. Pastor, wala po akong gift of evangelism eh. Well, okay. Meron ka namang role of evangelism. Yung role na yon ay sasabihin mo ang iyong karanasan sa Panginoon, ang iyong role bilang isang mananampalataya. No? You have a role to proclaim the gospel. So, yun po. So, alin po dito ang meron kayo? Do you have role? Do you have gift? Whatever it is, proclaim the gospel. Okay? Pangapat po ay yung apostleship. Ano ho? Apostleship. The church sends apostles from the body to plant churches or be missionaries. Apostles motivate the body to look beyond its walls in order to carry out the Great Commission. Ano ho? So ibang mga iglesia at ibang mga pananampalataya, sabi nila, wala na mga apostol ngayon. Okay? Ang mga apostol ay nung panahon ng ating Panginoon, ang pinakahuli ay si Apostol Pablo, sabi. Kasi sabi nila, ang apostol ay yung nakakita sa ating Panginoon. Kaya bagamat si Apostol Pablo, hindi niya nakita ang Panginoon ng physically, kamukha ng 12 disciples, ano, pero nagpakita sa kanya. Kaya sinasabing siya apostol din. Ano. Hindi lamang yun, nagministeryo siya bilang apostol. Siya nagtayo ng simbahan sa iba-iba mga lugar. Ha? Kaya ngayon, may mga mananampalataya, sinasabi nilang sila ay mga apostol sapagkat sila ay nagtatayo ng iglesia, sila ay nagmimisyon. Okay? Ang mahalaga po, itong gift na ito ay nasa inyo kahit tawagin kang apostol o hindi. Ang mahalaga, church planter ka. May mga manggagawa pong ganyan. May mga laiko, imagine to, ha? Mga laiko ay mga church planter, mga misyonero. Oh. So imagine that. And they are very effective. Ngayon po sa ibang bansa, no, sa Europe, sa Middle East, napakarami po nating mga missionaries, yung tinatawag nating tent makers, no?
Sino, ano ba ibig sabihin ng tent makers? Ito po yung nag-apply sa ibang bansa para magtrabaho ng sekular. Pero nung nandun na sila, sinisingit po nila yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At later on, nag-organize sila ng mga mananampalataya hanggang sa mag-organize sila ng local churches. So, yun po yung mga tent-making missionaries natin. Okay. So, pwede nating sabihin sila ay mga apostles din sapagkat sila ay nagtayo ng mga local churches. Ano? Bagamat hindi yung title sa ibang mga simbahan, but it's a gift sa atin. Gift of service or helps. Those with the gift of service or helps recognize practical needs in the body and joyfully give assistance to meeting those needs. Christians with this gift do not mind working behind the scenes. Ano? Ibig sabihin, pagka sila'y tumulong, hindi kinakailangan i-publicize yung kanilang ginawa. They don't care. Ano man ang sabihin ng tao, gusto nga nilang magtago. May mga ganyan. Okay lang naman na kumisan yung pastor ang nag-advertise. Kamu nga ako, natutuwa ako sa mga member ko pagka nagkakaloob sila sa manggagawa at sa simbahan. Kung kasalanan po yun, sa akin po yun, hindi sa kanila. Ano? Sapagkat sila, hindi naman nila gusto yun na i-advertise yung kanilang ginawa. And that is gift, no? Of help or service. Kamukha ngayong gabi, bago tayo magpasimula ng ating pong gawain, may nagdala ng pera, ang offering nila sa church, merong nagdala ng bigas para sa mga manggagawa, at may nagdala ng napakasarap na cake, ano? Kaya, yun po ay kaloob nila. Hindi po nila ina-advertise yun. Pero dahilan sa kanilang pagmamahal sa ating iglesia, sa ating mga manggagawa at sa ating Panginoon, they really sacrifice yung mga meron sa kanila, ibinabahagi sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin mga kapatid na ganyan. Ano po? Sapagkat sila po ay tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Yan. Hallelujah. Now, gift of mercy. Cheerful acts of compassion characterize those with the gift of mercy. Yan. Persons with this gift aid the body by emphasizing with hurting members. They keep the body healthy and unified by keeping others aware of the needs within the church. Ano? Ibig sabihin, ito po mga kapatid na ito ay sobrang maawain. Ano? At talaga namang kahit na ibigay nila ang kanilang sarili, ay ipagkakaloob nila para lang makatulong sa iba. Ano? Meron akong naisama sa aking sermon nung matagal ng panahon. Meron ito tunay na nangyari, no? Isang nurse, siya ay medical doctor, actually surgeon, ano. Nagmission sila sa Africa. Ngayon, nagkataon po na merong pumunta sa kanilang maliit na klinika at kinakailangan pong yung pong mukha niya ay tabtaban at palitan ng bagong skin para gumaling siya or else mabubulok ang kanyang mukha at mamatay siya later on. Wala namang mag-donate sapagkat talaga namang mga panahon na yun hirap, no? At takot din siyempre ibang mga tao. Pero kailangan na. Alam po niyo, ang ginawa nung doktor, ano? Siya po'y pumiraso sa kanyang hita. Ha? At kanya pong itinapal sa mukha ng kanyang pasyente. At siyempre pa, gumaling yung pasyente. Alam po ninyo, yung ginawa niya ngayon ay matinding sakripisyo sa matinding awa niya. Ha? Most likely, meron siyang gift of mercy. Ano? Ay talagang binigay niya yung kanyang
skin para sa ikagagaling ng kanyang pasyente. Purihin ang Panginoon. Now, gift of giving. Ayan. Members with this gift of giving give freely and joyfully to the work and mission of the body. Cheerfulness and liberality are characteristics of individuals with this gift. Ito po talaga yung mga taong merong pagsasakripisyo kahit ibigay nila ang kanilang buong buhay ay bibigay po nila. Maraming pong ganyan. At for example, sa mga churches po natin, ibinibigay nila yung kanilang lupa, ang kanilang bahay, yung kanilang savings, lahat ibibigay nila para lamang magtayo ng simbahan, para sa misyon ng ating iglesia at kung saan paman. By the way, baka may mga giver dyan, mga merong gift of giving. Magtatayo po tayo ng Christian Radio FM. Ano ho? Hosted, sponsored by Mission at Panalangin. Yan. One of these days, magkakaroon po tayo nito dito sa Kabanatuan because we are going to reach people in Kabanatuan and nearby towns. Ano ho? Actually ho, iniisip natin, itong Radio FM na ito ay pwedeng national through computer apps. No? Pag pinindit nyo yung mga apps ninyo, kahit nasa ibang bansa kayo, kahit nasa Mindanao kayo, ay marinig nyo malinaw na malinaw yung Radio FM natin. No? That's our vision. Sa Friday po, kung interesado kayo, meron pong orientation doon sa mga sponsors, mga interesadong mga reporters, journalists, broadcaster, sapagkat atin pong ibubukas to sa lahat, kahit ano pong sekta kayo, ano, ay ibubukas po natin ang gawain na ito sa iba. Ano? Halimbawa, mag-block timer kayo, let's say MWF o everyday, alas 7 hanggang alas 9 sa inyo. O kaya naman, gusto nyong matuto paano mag-report, ititrain po namin kayo. Titrain namin kayo na maging broadcaster. Ano? Kasama po natin dyan ang isang national organization na tutulong po sa atin. Kaya kung interesado po kayo, o yung mga kabataan ninyo, papuntahin nyo lang po sa amin dito sa ating studio. Ano? Alright, patuloy po tayo. Ito, panghuli na. Gift of hospitality. Those with this gift have the ability to make visitors, guests, and strangers feel at ease. They often use their home to entertain guests. Persons with this gift integrate new members into the body. Alam po ninyo, maraming simbahan ngayon ay malungkot. Anong ibig ko sabihin doon? May mga bisita nga. Hindi naman ini-entertain. Sino pang gusto nyong mag-entertain? Busy yung pastor, yung mga like yung mga leader, ha? O kaya ng mga diakonisa, busy pagkalinggo. Mga kapatid, kung wala naman po kayong gagawin, exercise your gift of hospitality. Ano? Entertain newcomers, no? Mga bisita po natin sa ating pagsamba. Kasi o pagkaya na ipinabayaan nyo, hindi na po babalik yan. O kumisan nun lang dumating kinastigo pa. Hindi na babalik yun. Alam niyo ba istorya ng isang sikat na civil rights advocate noong unang panahon? Siya po ay nagpunta sa ibang bansa siya. Ano? Ito po ay Indian. Nasa ibang bansa siya. At mga panahon na yun, naghahanap siya ng katotohanan. Pasok siya sa isang simbahan. Doon sa simbahan, South Africa ito, may apartheid yung mga panahon na yon. Yung simbahan po na yun, puro white, puro puti. Itong pumasok, maitim, bagamat hindi siya black. Ano? Pumasok. Napansin po siya. Napansin ng usher. Sabi niya, hindi ka po pwede rito.
sapagkat itong simbahan na ito para sa puti lamang. Wala siya magawa, umalis na siya. Alright? Dumating ang panahon, umuwi sa kanyang bahay, country, itong tao na ito at naging makabayan, siyempre. Naging advocate ng karapatang pantao at napalaya niya ang kanyang bansa sa, ika nga ay, British imperialism. Kilala niyo siguro yon, si Gandhi, di ba? Si Gandhi sana ay naging Kristiyano, kundi sana ginanon ng mga Kristiyano sa simbahan na yun. Mga minamahal mga kapatid, sana po, pagpasok natin ng simbahan, kung wala naman tayong ginagawa, entertainin natin yung iba. Umisang magkakatabi na nga kayo, hindi pa kayo magkakilala. No? Baka bisita yun. Entertain them. At kung kayo regular members ng church na yon, most likely kung may bisita, kilala nyo. Kaya sana po ay exercise natin yung hospitality ng ating pananampalataya sa iba. Sabi ko nga, merong gift of hospitality at meron din namang role of hospitality. So yung role natin sa simbahan, kung wala kayong gift, exercise po natin. Baka sakali sa inyo pong paggawa na ito, malapit sila sa Panginoon. Malay nyo, katulad ni Gandhi, naghahanap din pala siya ng katotohanan. Baka gagamitin ka ng Panginoon, kapatid. Exercise it. Alright? God has gifted you with an expression of His Holy Spirit to support His vision and mission of the church. Binigyan po tayo nito, itong gifts of the Spirit. Gamitin po natin para sa pangitain, vision, mission ng iglesia, no? Maring hindi po lahat ay, mahirap naman yung lahat eh sa'yo na, no? Maring isa lang meron ka. Okay lang po yun. Exercise it. Alam po niyo, ang kaganda, ito natuklasan ko sa aking sarili. Pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, nakita ng Diyos ang katapatan na nasa iyo. Unti-unti, dadagdagan ka ng kaloob ng Espiritu Santo. Gagamitin ka ng Panginoon mightily. Gusto niyo ba yon? Siyempre, unless tamad tayong mananampalataya. May mga mananampalatayang tamad eh. No. Gusto nila asa bahay lang. Gusto nila manood lang ng TV. Mga tamad. Ano ho? Sana ho, ang Espiritu nasa inyo, Espiritu ng Panginoon. Pag Espiritu ng Panginoon yan, sisipagin kayo at kayo magkakaroon ng gifts of the Spirit. Okay? Now, ngayon po ay ipagkakalob ko po sa inyo yung pong passage, URL, yung domain, na kung saan ay makikita po ninyo yung ayan, yung test. Ayan. Tingnan po nyo sa ibaba, no? gifstests.com/test. Subukan po ninyo yung sarili nyo. Check-check lang po ito, no? At kailangan naka-online kayo. Siyempre, naka-online kayo ngayon. So, ilagay nyo lang po yan sa inyong browser at makikita po ninyo, no? Pagkatapos nyo i-submit ito, i-click nyo, mayroon pong na agad, may parang summary, ano ho? Mayroon ng resulta agad dun sa inyong examination. Yan ang examination of your faith, of your gift of the Spirit. Kaya gawin po natin, mga minamahal mga kapatid, ano ho? Sapagkat ito ay napakaganda. Napakagandang malaman natin kung ano ba yung kaloob ng Panginoon sa atin. Yan. Sige po, sulat nyo na muna. Sulat nyo. gifstests.com/test. Yan. Kasi po, tatanggalin ko na dito pamaya-maya yan. Ano? Alright. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain. At salamat po sa inyong pakikinig. At kung kayo po may mga prayer request, ay i-post lang po ninyo dito. Kasi pagka hindi po kayo nag-post dito sa ating
Dito sa ibaba ng video, no, eh, hindi po papasok sa system ko rito. No? Hindi ko po mababasa yon. Kahit po pumasok kayo, di halimbawa, nanood kayo, hindi kayo nagparamdam, ika nga, eh, hindi po natin makikita yon, hindi po natin mababasa dito sa system ko. No? Kaya sana po ay gawin po natin ito, i-post po natin yung mga prayer request natin. At tayo po ay mananalangin pamaya-maya, ano ho, papatuloy tayo sa ating pong gawain. Yan. Alright, patuloy po tayo sa ating gawain sa gabing ito. Kung meron po kayong mga prayer request, by the way, sinubukan ko po kagabi, ano ho, pwede na po kayong tumawag sa akin, ano ho, pwede kayong tumawag sa aking telephone number at kayo din po ay pwedeng maging online, ano ho, maririnig po kayo ng mga listeners natin, ano ho,
Kaya kung meron po kayong mga prayer request, ay pwede po kayong mag-post dito o kaya naman ay tumawag kayo sa aking telephone number. Ang telephone number po natin ay 0933-810-3223. Yan, ulitin ko po. 0933-810-3223. Ayan. Pagka live lang po, ano, siyempre live din kayo. Pero pagka recording na po tayo, hindi na po kayo makakapasok. Ano? So pagka sa panahon katulad nito, ay po pwede po tayong tumawag. At magiging live online po yung inyong sasabihin sa inyong telepono. Ano? Yun po ang gagawin natin. Okay po ba yun? Excellent! Yan, excellent daw. Purihin ng Panginoon, atin pong dinidiscovery ang lahat ng ito para sa paglingkod sa ating Panginoon. Yan, at atin pong batiin ang mga kapatid natin nandito ngayon. Ano ho? At purihin ng Panginoon sapagkat ang mga kapatid na ito'y walang sawa na sumusubaybay sa ating mga programa, sa ating paglilingkod. Yan, bumabati ang ating pong Diakonisa, si Mary Grace Vidad. At of course, ang ating pong singer, si kapatid na Raquel. Bumabati sa bawat sa atin. Alright. Yan, ang magandang nurse. From Cabanatuan City, si kapatid na Marilo Domingo. Yan. And siyempre pa, ang mga kapatid nating mga Lagyo, ang ating pong mga supporter sa ating pong programa at sa ating pong simbahan. Salamat po sa inyong mga pagbati, pagsama sa gabing ito at sasamahan nyo naman ako, di ba, sa ating panalangin pamaya-maya. Marami po tayong prayer request, nakita nyo naman, ano ho? Inilagay natin sa slides, padagdag ho ng padagdag yan. Yung pong mga may kaarawan, binabati natin sila. Happy birthday! Yan, happy birthday po. At syempre po, ipapanalangin natin sila. No? At gayon din, yung mga may anibersaryo, wala bang may mga anibersaryo sa inyo? Pinagdiriwang din ba yung anibersaryo ng pagkakahiwalay? Meron kasi ako nakitang sitcom na pati yung diborsyo ay talaga namang merong ritual, eh, no? Siguro ay dahil lang sa sitcom lang yun, nagpapatawa lang sila. Pero of course, tayo po ay nagdiriwang pagka meron po mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, ng kanilang anibersaryo na simbahan, pwede rin. At gayon din ng mga may birthday. Muli, happy birthday po! Yan. Yung mga kapatid natin na nagpapala sa atin, yung mga supporter natin na hindi natin madalas banggitin pero nandun po yun at yun po silang pinagpapasalamat sa ating Panginoon at yung nyo pong ginawa ay excellent. Yes, excellent. At salamat po sa inyong pagsuporta sa ating pong gawain. Marami po tayong mga kapatid din na umihiling ng panalangin sapagkat meron pong mga kapatid tayong na COVID, ano, mga pastor pa ito, eh kailangan pong ibangon na ng Panginoon na mga kapatid na ito sapagkat naglilingkod po sila, no? At nawa po ay ang banal na espiritu ang siyang humipo at magpagaling sa bawat isa sa kanila. At nawa po, samahan niyo ako. Sabi nga ng Panginoon, dalawa o tatlo, nakakatipon sa aking pangalan, ay naroon ako sa kalagitnaan. Yan ang kanyang sabi. Kaya sana po ay samahan niyo ako. Huwag niyo akong iiwanan. Kasi kasama ko yung mananalangin para sa kanila. Marami pong mga kapatid ngayon, ano ho, ang kailangan ng panalangin. At hindi lamang po dito sa ating siyudad o sa ating probinsya kung saan man kayo naroon, kundi yung ating mga kapatid sa Afghanistan, no? Mga nagigera dyan, sa Middle East, ano ho?
kailangan po nila ang ating pananalangin sapagkat talaga pong nakakalungkot ang nangyari doon. Kanina, napanood ko yung video ng isang Kristiyano. Hindi man pinakita yung kanyang mukha. Siyempre, mahirap maipakita. Baka pugutan siya ng ulo doon, mga Taliban eh. No? Pero talagang lungkot na lungkot siya at umiiyak siya na tila baga iniwanan na siya ng lahat. No? Actually, hindi lang siya, kundi ang buong mga tao, mga Kristiyano doon sa Afghanistan. Ano? Oh, imagine that. Kaya sana po ay panalangin natin ang mga kapatid sa Afghanistan at maging sa ibang mga bansa nagkakaroon ng gera, no? Malungkot po 'yun. Hindi pa natin na nararamdaman 'yun dito. Iba yung gera natin dito eh. COVID eh. No? Alam niyo ba meron ng Mu, ano? Mu variant, no? Imagine that. Oh, Delta lang narinig natin, meron ng Mu na ngayon. Meron ng Teta eh. Mukhang alphabet ng Griego ang ginagamit, ano ho? Nakakalungkot. Sana ang banal na espiritu ang siyang magpagaling sa atin, bumalot sa atin, at naniniwala ako na pagagaling tayo ng Panginoon, babantayan tayo ng ating Panginoon. Yan. At sana po ay samahan niyo ako ngayon sa pananalangin. Alright? Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, sa pagkakataong ito, kami lumalapit sa iyo sa diwa ng kapakumbabaan. Aming tinataas sa iyo ang mga kapatid namin. Nilalapit namin sila sa inyo, sa mga kapatid naming naharap sa mga hamon sa buhay, mga nakakasakit, mga na-COVID, mga walang makain, mga na-aksidente, mga nagkasakit sa iba't ibang kaparaanan. Dalangin po namin, O Diyos, hipuin mo sila, bantayin mo sila. Naniniwala kami, O Diyos, ikaw ang dakilang manggagamot. At kung kami po'y nagkulang, O Diyos, kami iyong patawarin. Kami iyong baguhin at takayin mo po kami sa ibayong paglilingkod sa iyo. Hiniling din po namin, O Diyos, na tanggapin mo ang aming pagpapasalamat sa iyo. Pagpapasalamat sapagkat ikaw ay nandiyan sa kabila ng aming pagkukulang. Papasalamat kami sa iyong mga pinagaling. Nagpapasalamat kami sa mga kapatid namin nagpapala sa iyong mga manggagawa sa iyong iglesia. O Diyos, patuloy kang magpala sa kanila at alam po namin, O Diyos, na ikaw ang patuloy na magbibigay ng mga biyaya sa bawat sa kanila. Hiniling po namin, O Diyos, na gamitin mo ang programang ito sa pagpapalawak ng iyong salita. Wala po kami magagawa sa kapanahon ng ito. Mahirap po lumapit sa kapwa-tao sapagkat may mga COVID ngayon. Ngunit alam po namin, O Diyos, sa pamagitan ng programang ito, ng aming mga gadgets, ay may papahayag namin ang iyong salita, ang iyong kalooban para sa kanila. Hiniling po namin sa pagkakataong ito na basahin mo ang mga nakapost sa aming mga slides at ikaw, O Diyos, ang makinig sa bawat isang panalangin nila, sa mga nagdaraos ng kaarawan, sa mga nagdaraos ng kanilang anibersaryo, sa mga humihiling ng pagpapala, ng karunungan, ng gifts of the Spirit, sa mga kapatid naming humihiling ng pagkalinga, huwag mo nawa o silang pababayaan, O Diyos. Wala po kaming magagawa kundi mo kami tutulungan. Hiniling po namin ang lahat ng ito sa iyo, alang-alang kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.